Hi, welcome back. Ngayon, pag-usapan natin yung mga kaso ba na dinidinig dito sa programa ni Tulfo o kung saan pa man na nalabas sa barangay, ano ba ang visa nito? Ibig sabihin, halimbawa nagkaroon ng kasunduan dyan. At yung kasunduan na yan, may pirmahan, hindi ngayon sinunod ng isa sa mga nakipagkasundo para matapos yung usapin. Paano ngayon ang pagpapatupad nito? Paano ito i-enforce? O paano naman halimbawa mga kaso na nadulog sa barangay, sa BPSO? Ang BPSO ba ay may karapatan na magpatupad ng mga kasunduan o gumawa, sumailalim sa isang kasunduan? Diba? O ang mga lupon, may karapatan ba na sumailalim o magpasailalim sa hindi magkasundong panig sa isang kasunduan? At kung hindi naman tumupad ang isa sa kanila, paano i-enforce ang kasunduan? Ito po ang sagot dyan. Yun pong programa sa telebisyon, nagkaroon man po ng kasunduan, ito po ay pribadong kasunduan lamang. Hindi po ito maaaring i-enforce, dalhin sa barangay at sabihin na sila po ay nagkaroon ng kasunduan. Kasi tanging... Alright, pasensya na. May pumasok kasi sa opisina namin dito sa lupon at nagtanong. Okay, balikan natin. Yun pong programa na pribado, pag yun pong mga kasunduan yan, hindi po ito maaaring ipatupad ng barangay kapag tumanggi ang isa sa kanila. Halimbawa, may kasunduan si A at saka si B. Complainant si A. Tumanggi itong si B na tuparin pa ang kanilang kasunduan. Pag dinala yan sa barangay at tumanggi siya, walang magagawa ang programa sa telebisyon at ang complainant dahil tumanggi siya. Bakit po? Wala po kasing cause and legal effect ang mga kasunduan sa mga pribado katulad ng programa sa telebisyon. Pinaulit ko, wala itong legal effect. Sa madaling salita, hindi ito mai-enforce ng korte. Puntahan naman natin ang BPSO o ang barangay, yung mga pulis-pulis na yan. Diba? Sila yung mga pinakapulis ng barangay. Sila yung first responder or frontliners pag may mga gulo. Ano ba talaga ang trabaho nila? Ang trabaho po ng BPSO, linawin natin, ang trabaho nila, sila po ay magsawata, mag-apprehend. Diba? Kung mayroon na silang dinatnan na talagang gulo at makakakos ng maraming damage, trabaho po nila ang sawatain ito. O sipahin kung may nakikita sila. Lalo na kung sila ay pinapunta ng mga nagrereklamo ng mga mamamayan ng kanilang barangay. Pero ang magpasailalim at mag-conduct ng mga hearing na merong legal effect na inaasahan, wala pong visa ang kanilang mga kasunduang ginagawa. Halimbawa, nagkaroon ng bugbugan, nagkaroon ng suntukan, nagkasundo, pinagkasundo nila na magbabayad na lang itong complainant doon sa mga ginastos sa gamot at abala ng biktima. Kalauna, naisipan ngayon itong respondent na agrabyado din naman ako. Hindi naman ako ang nauna. Inunahan ako. Nagkataon lang na mas magaling akong dumipensa at umupensa. At kaya, less damage ang inabot ko kumpara doon sa nagre-reklamo. So, hindi po pwedeng ipatupad ng korte ang kanilang kasunduan. Puntahan naman natin ang lupon. Ang lupon tagapamayapa lamang po ang tanging pinapayagan ng batas na magsagawa ng ganyang pagdinig sa mga usapin ng mga hindi pinagkakasunduan ng ating mga barangay. At kung magkaroon ng kasunduan dyan sa lupon, sa makalipas po ang 10 araw na tinatawag na repudiation period. Ano po yun? Yun pong repudiation period, yun po yung dapat na sinasabi sa magkabilang panig na magkakasundo, na sila ay parehong may karapatan bawiin ang kanilang pakikipagkasundo sa loob ng taning na 10 araw mula nang sila'y magkaroon ng kasunduan sa tanggapan ng lupon tagapamayapa. Diba? So ngayon, assuming na hindi nagkaroon ng repudiation,
malipas ang isang buwan na lang, sabihin natin, etong respondent or yung complainant, hindi tumupad sa kanilang napagkasunduan. Paano po ito ipapatupad? Eh, sabi natin kanina, merong karapatan na ipatupad o may kapangyarihan ng kasunduan sa lupon, tagapamayapa, na ipatupad ng korte. Pero paano yan i-enforce? Ganito po yan. Mauuna po na magpapatupad nito ay ang pangkat na humawak ng kaso. Sa loob ng 6 na buwan mula ng kanilang kasunduan, hindi po 6 na buwan magmula makalipas ang 10 araw. Mula po sa araw na nagkaroon ng kasunduan. Kung January 1 yan, then 6 months onwards. So pagdating po yan ng 6 na buwan at 1 araw, pwede pong pumunta ang complainant sa korte, no? Dala ang kopya ng mga notices ng pagpapatupad or ng kahilingan ng pagpapatupad, yung motion for execution ng barangay na unang pangkat para ipatupad ng kapitan ng barangay o ng pangkat na humawak ng usapin nila. No, katunayan, nagkaroon ng effort ng barangay na ito ay ipatupad. Subalit, no, datapuat, yung effort na yan ay hindi umubra kasi binating matapang, maangas, nakakatakot. Siyempre, kailangan din naman ng security ng mga matatandang kasama natin sa lupon tagapamayapa para sa kanilang sarili. So, kaya po merong last resort. Ang korte po ang magpapatupad. Ulitin natin, bukod sa mga notices ng motion na yan, dala po dapat ang kopya, certified true copy ng pangkat o ng lupon tagapamayapa office, ang kanilang kopya ng kasunduan. Hindi po kailangan dito ang certificate to file action. No, hindi po. Dahil may kasunduan, kopya lang ng kasunduan at yung motion for execution na pinagawa sa abogado, hinihingi sa judge na ipatupad niyo po ang aming kasunduan. Okay? Ulitin ko, tanging lupon tagapamayapa lang ang maaaring duminig ng mga ganyang usapin. Hindi ang mga programa sa TV. Kung ang inaasahan po natin ay mayroong legal effect, hindi po pwede yun. Pwede lang yan pakinggan nila sa telebisyon or sa mga BPSO hanggang dinig-dinig lang po tayo, kasunduan, parang nag-latter lang. Pero pagdating po sa may legal effect na inaasahan tayo, sa lupong tagapamayapa po dapat dinadala ang usapin para pag hindi po, para po maipatupad legally ng pangkat. Kapag hindi kinaya, then saka po ang korte magpapatupad. So, maliwanag po ba? Maraming salamat. And please, don't forget to subscribe. Click nyo na rin yung like at saka yung bell notification button. Yun yung bell na meron parang 2 guhit sa magkabilang gilid. Yan po ay para lagi kayong ma-update kapag nag-post ako ng bago. At sana po maglagay kayo ng comments sa iba. Suggestions para sa susunod na topic natin. Lagi akong nakabantay sa mga comments ninyo. Ano man ang comments ninyo, nire-respeto ko po. At disclaimer, hindi po para i-discredit ang tangang programa ni Tulfo. Hindi po. Ang purpose po nito ay para maging malinaw sa mga tao kung saan po at kung paano po ang tamang daloy ng hustisya para sa mga dinudulog nating usapin. Nakakatuwa ang programa ni Tulfo kasi meron itong instant justice. Kapag nagkasundo, tinupad ang kasunduan, napakaganda. Bakit ho? Nakatulong ng malaki kasi sa barangay at sa gobyerno natin para sa gasto. Nakakalibre na kayo, nakakagastos. Alam nyo ba ang estimated cost ng isang kaso na napagkakasundo rito sa Lupon, sa pangkat namin? Kung na nagkakamali ay nasa 9,000 or 7,000, yun ang estimate by default ng Supreme Court. Kaya ho, wala ho ibang dudulugan ng mga usapin na may inaasahang legal effect at pagpapatupad tanging sa lupon lamang po. Hindi sa programa ni Tulfo, nino man, at hindi rin po sa BPSO. Lupon tagapamayapa lang po. Okay?